good afternoon, I'm back. This is Tom Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, my top 12 casting video challenge para sa Miss Universe Philippines 2021. Sino-sino ba ang mga napili ko dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe na yung araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago kong subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Welcome to my channel. And then, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre lahat tayo excited doon sa casting video nila, di ba? Ako talaga guys, masasabi ko, I love casting video dahil diyan mo makikita yung mga angulo na dapat mong makita sa isang kandidata. Kung ito ba ay maganda, kung ito ba ay may tinatago. So lahat yan, makikita mo yung details. Kaya I love casting video. Dapat nga pag nagka-casting video talaga, walang makeup yan, walang lipstick. Kasi para makita mo yung totoong ganda na meron ng isang babae. But syempre, mahirap naman tumingin sa camera na walang makeup at walang lipstick, di ba? Kaya kung confident yung babae niya, makikita mo talaga bare face yan. Kumbaga parang wala talagang ilalagay yan sa mukha niya dahil willing siyang ipakita sa lahat kung ano ang totoong itsura na meron siya. Parang ako lang guys, always confident humarap sa camera. Tingnan ninyo, walang makeup yan, walang powder, walang cream, walang filter. Look! Di ba? So yon, ganyan kaganda si Mama San kahit walang makeup, kaya kong kumarap sa la camera. O, di ba? Kasi talaga, pinanganak talaga akong pang Miss Universe. O, di ba? So yun guys, so, syempre marami tayong mga nakitang magagandang babae dito sa casting video ng Miss Universe Philippines. Lahat naman sila masasabi ko, ay, ang gaganda. Diba, walang tulak kabigin. Pero guys, syempre hinanag ko kung sino ba talaga yung confident the way magsalita, the way tumingin, the way ipakita ang lahat ng bagay sa kanya. That's why, nakapili ako ng top 12 ko. Ay, ang hirap piliin talaga kasi ang daming magaganda, diba? Pero guys, syempre, doon tayo tumuto kung sino ba talaga masasabi natin confident ipakita talaga yung mukha niya sa harap ng camera, diba? So, simulan na natin guys. Huwag na natin patagalin para sa number 12 spot. Pasok sa listahan ko ang beauty na Taguig na wala nang iba kundi si Katrina Dimaranan. Yes, Katrina Dimaranan. I love her color. I love her face. Talagang masasabi ko, nako, bumili ba ako dito kay Katrina kasi hindi siya nagdalawang isip talaga ipakita ang kanyang mukha na walang makeups. Kasi importante kasi yun para sa akin. At nakita ko doon na confident siya. Pero, naloka lang ako sa kanya. Ipinakita na rin naman niya yung kanyang face. Bakit hindi niya pa tinaas ang lahat para at least nakita talaga yung lahat ng details sa mukha niya, di ba? Yung parang yung shape. Makikita kasi kapag tumaliwid kang ganun eh, makikita mo yan yung shape, mahaba ba ang leeg, di ba? So yon, so matlaki ba ang tenga, di ba? Nakaw kasi syempre importante yan. Saka in fairness naman kay Katrina Dimaranan, sobrang ganda talaga ng mukha niya. Pilipinang-Pilipina ang dating. Yung kulay, doon pa lang sa kulay, ay winner na. Kaya pasok pa rin sa listahan ko ang pambato ng Taguig na si Katrina Dimaranan. Para sa number 11 spot naman, gustuhan ko ang kandidata na mula sa Masbate na si Kisses de la Vinyes. Sa totoo lang, ang natuwa ako kay Kisses talaga, yung confident na ipinakita niya dito sa casting videos niya. And then, kikita mo talaga yung ganda na meron dito. She's a sweet girl. Napaka-charming ng mukha na meron itong si Kisses. Kaya para sa akin, pasok sa number 11 spot, Kisses de la Vinyes. Totoo naman, ang ganda kaya ni Kisses doon sa ano, ang sweet-sweet ng mukha. She look like a princess, di ba? Parang ako lang. Para naman sa number 10 spot, pasok sa listahan ko ang beauty ng Davao del Sur na wala ng iba kundi si Jidaida Corinejona. Na, yes, of her face. Gusto ko yung kanyang character,
yung energy na meron siya, yung mga angulo sa mukha niya, makikita mo talagang very smiling face na meron ito si Jadida dito sa competition ng video challenge nila. And then, makikita ko talaga yung Benetton beauty sa mukha niya. Alam mo yun, kung magkakasting ako ng Benetton, unang-una ko siyang kukunin. Kaya I love yung curly hair, yung tinaas niya yung buhok niya, confident na confident ang nakikita ko dito kay Jadida. Kaya naman, pasok sa listahan ko para sa number 10 spot. Para naman sa number 9 spot, pasok sa listahan ko ang beauty ni Maureen Lobolwich ng Pangasinan. Yes, si Maureen, ang ganda-ganda ng mukha ni Maureen. Nagagandahan ako sa mukha niya. Yung mukha niya na parang napaka-unique ng dating, pero naloka lang ako doon sa mga tattoo ni Maureen. Ang dami-dami. Hindi ko alam talaga kung pwede ito sa Miss Universe, but kasi natuturn off talaga ako kapag may tattoo ang isang babae. But let's see, tingnan ko ano pa yung mga ipapakitang pasabog ni Maureen sa competition ng Miss Universe Philippines 2021. Para naman sa number 8 spot, pasok sa listahan ko ang beauty ng Iloilo City na si Miss Kesha Ramachandran. Yes! I love her! Alam mo, yung lahat ng angulo sa mukha niya, ang ganda-ganda. Parang pag tinitignan ko itong si Kesha, para ako nakakakita ng Santo Niño'ng itim. Alam mo yon, yung itim na Santo Niño, ganon ang nakikita ko dito sa mukha ni Kesha Ramachandran. Ang ganda ng mata, ang ganda ng lips, ang ganda ng ngumiti, ang ganda kapag tumagilid na ganito. Perfect ang lahat sa mukha niya. Kaya pasok na pasok sa listahan ko ang beauty ng Iloilo na wala ng iba, si Kesha Ramachandran. And of course, hindi mawawala sa listahan natin ang beauty ng Angeles City na wala nang iba kundi si Mirhan Hipolito. Yes, Mirhan Hipolito, masasabi ko, Pinay na Pinay ang itsura, ang ganda ng mga angulo, ang gandang umite, ang galing-galing tumingin sa camera. Yung pagiging oriental beauty na meron itong si Mirhan, I love yung color na kayumanggi na masasabi mo na wow, Pinay na Pinay ang dating. Kapag dinala mo siya sa international pageant, talagang masasabi ko na ang ganda ng Pinay, no? So, kasi nakikita ko dito sa mukha ni Mirhan Hipolito na wow, napaka-perfect. Kung talaga titignan mo yung Pilipinang beauty, etong si Mirhan Hipolito, yung masasabi ko na perfect. And then, para naman sa number 6 spot, pasok sa listahan ko ang beauty ng akla na wala ng iba kundi si Christelle Abello. Yes, Christelle. I love her face. Nako, yung mga angulo, makikita mo, hindi siya natakot na ipakita talaga yung face niya na hindi niya inayos yung ano niya, na hindi niya na talagang parang sinet pa yung buhok niya. Nakita mo kay Christelle yung tunay na character niya dito sa video na to. Tapos, alam mo yon, yung kahit sa antig ng angulo, perfect para sa akin pagdating sa kanya. And then, perfect yung bawat angulo na meron siya. And then, kapag tumitingin siya, ang ganda-ganda ng tingin niya, pang beauty queen ang dating niya talaga para sa akin. The way siya umismile, ay nako, lalo na kapag umismile siya, ay nako, winner. At hindi siya natakot na i-close up talaga ang mukha niya para magkakitaan talaga kung may pores or kung may anuman sa mukha niya. Ayan nga masasabi na tunay na ganda na meron itong si Chris Christelle Abello, 'di ba? Parang ako lang. 'Di ba? So 'yun, natutuwa ako kay Christelle. Number 5 spot, pasok sa listahan ko ang beauty ng Cavite na wala nang iba kundi si Miss Victoria Vincent. Alam mo, sobrang unique ng beauty na meron nito si Victoria Vincent. Saka ang ganda ng mata, ang ganda ng ngumiti, ang ganda ng pagtumagilid siya. Yung parang masasabi ko na itong beauty na to ay very class ang beauty na meron siya. Classic yung dating niya sa akin. Sabi mo naman na ang beauty na meron siya ay kapag inayusan mo, ay wow, winner. Pero nalalamyaan lang talaga ako kay ano, no? Kay Victoria Vincent. Parang ang bait-bait na ang talitalinong bata. Yun yung nakikita ko pag tinitignan ko siya. I love her face. Victoria Vincent para sa number 5 spot. Para naman sa number 4 spot, nakahin naman ang dating ng beauty ng Albay na wala ng iba kundi si Janella Cuaton. Yes, si Janella. Ang ganda, si gorgeous. Ang gorgeous, gorgeous ng itsura niya.
And then, yung mga angulo kapag tinitignan mo, wow, perfect. I love her. I love her face. Talaga masasabi mo na yung ganda na meron siya ay isang dalagang Pilipina na talagang pwede mong ipagmalaki sa buong mundo. Kita kong sa mukha niya ay pang-artistahin yung beauty na meron siya, no? So, pwedeng model ng kahit anong produkto. Si Janella Cuaton, number 5 spot para sa aking list, di ba? And then, ito nga, nako, I love the charisma na meron ito, ang pambato ng Manila na si Jasmine Umali. Yes! Bukod doon sa pasarela challenge na pinakita niya, yung angulo na meron siya, at yung ganda ng mukha niya, she's a smiling face kahit sa antig ng angulo. I love her video dahil nakikita mo na ang saya-saya ng face niya. Pang-beauty queen talaga yung dating. Beauty face talagang masasabi mo na, wow, pang-beauty queen to. Ang sarap to kapag inayusan ng todo-todo. Ayan ang merong mukha si Jasmine Umali. And nakaka-in-love yung face, di ba? Guys, hindi ako nagiging lalaki. Nai-in-love ako sa face niya. Nai-ingit ako sa mukha na meron siya. Alam mo yun, yung pwede siyang model ng close-up, pwede siyang model ng shampoo, pwede siyang model ng lotion, kahit anong produkto pwede sa kanya. At kung ako ang kukuha ng casting, I think kukunin ko to si Jasmine Umali, hindi ako magdadalawang isip. Dahil talagang maganda ang register niya dito sa video at makikita mo na confident na meron siya. And then, para naman sa number 2 spot, oh my gosh, medyo nahirapan talaga ako sa pagpili ko sino ang magiging number 1 at na magiging number 2. Pero talagang pinanood ko na madaming beses. But guys, talagang nagandahan ako dito kay Steffi Abirasturi ng Cebu Province. Yes! I love her face! I love the way she are. Nakita ko kung ano yung character na meron siya. Gusto ko yung madami siyang lunal sa mukha. Hindi ko nakita sa mukha niya yung mukha ni Catriona Gray, kundi nakita ko sa face niya ang totoong Steffi Abirasturi. At sa video itong pinanood ko, masasabi ko, oh my gosh, I like you, Steffi. Gusto ko yung mga ganitong aura, yung mga masayahing mukha, talagang confident na yun ang mga nakita ko dito kay Steffi Abirasturi. Kung kukuha ka ng commercial model, I think pipiliin ko din siya kasi iba ang merong karisma itong si Steffi Abirasturi. And then, lahat ng angulo ay panalo para sa akin. At hindi din siya natakot ipakita yung hugis at kung anong itsura niya na walang makeup sa harap ng camera. That's why I love the way she are. So, para sa akin, and number 2 spot is Steffi Abirasturi na Cebu Province. O, diba? At syempre, guys, ito talaga, ewan ko kung nagustuhan nyo talaga ang kanyang karisma dito, ha? Number 1 spot, Laguna, si Miss Lerin May Bautista. Yes! Alam nyo, sa totoo lang, yung hindi ko pa nakikita yung mga video, ang number 1 ko talaga si Steffi. Pero yung nakita ko si Lerin May Bautista, wow! She's a beautiful Filipina. Makikita mo ang ganda-ganda ng Pilipina. Ang ganda ng mukha, pang-artistahin, pang-model, pang-beauty queen. Lahat ng angulo sa kanya ay perfect. Lalo na yung tinaas niya yung buhok niyang ganito. Ay, nako! I love her! Nako, naloka ako ng bongga-bongga. Ayun talaga yung nakita ko sa kanya na talagang tatak beauty queen. Masasabi ko, wow, ang galing ni Leren. Saka yung lahat, no, ang ganda ng tindig, ang ganda the way paano siya bubuelo. Ay, nako, sabi ko, ako ang kukuha nga ako ng mga commercial model. Ayan, kukunin ko si Leren, kukunin ko si Steffi, kukunin ko si Jasmine, si Janella. Ay, nako, magtatayo ako ng Benetton commercial, di ba? So yon, ang ganda, talaga makikita mo yung ganda ng Pilipinas sa ipinakita dito sa video ni Lerin May Bautista. At nakaka-proud ang Pilipina. Nakaka-proud ang Miss Universe Philippines sa ipinakita nila makasting video sa atin lahat. So yon, lahat ng mga kandidata na sumasali dito, guys, ay nako, congratulations sa inyong lahat. You're the winner. Talagang masasabi ko, ang Pilipina ay palaban sa lahat ng aspeto pagdating sa beauty pageant. Hindi lang sa beauty pageant, kundi sa buhay, di ba? So yun, guys, ikaw, guys, sino ba ang mga napili mo para dito sa casting video challenge ng kandidata ng Miss Universe Philippines 2020? Please, i-share mo naman yan para at least malaman ko naman kung sino naman ang sayo.
So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking best friend na si Rona LV, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive, sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, laban lang, hanggang sa susunod nating chikahan. Paalam!